Hello mga ka-lady love. Ayan, sa video na ito ay papakita kong ginagawa ng aking asawa. Sa kasalukuy, nagbubutas siya ng lababo. Ayan si Moningning, napakatigas na ulo na pusa. Yung kahit napapalo ko, tigas pa rin ang ulo. So ayan, ngamoy-amoy siya, gahanap ng pagkain. So ayan, i-zoom natin para makita natin yung ginagawa ng asawa ko na butas. Lalagay yata yung gripo, yan. Yung gripo na nakalagay sa lababo. Kadirik sa lababo. So, kasi maglalagay kami dyan ng tiles para maayos naman yung aming lababo. So, ayan, tingnan natin yung mga message. So, kung ready na kayo, istock natin yung messenger ko. Kung sino nga ba yung mga nag-message. So, ayan, masilaw. Kasi yung sa bintana, pumapasok yung silaw ng araw. So, ito yung Astamin GC sa, ano yan, sa Bigo. GC na namin ng Bigo. So, ayan, may chat si Rowena. Dahil mahina yung signal, hindi ko makita yung mga message na i-order niya. So, ayan, mamaya tingnan ko kung ano yung items na in-order niya. So, ngayon, mahina yung signal. Ayan. So, hindi ko talaga siya makita, ka-lady love. Ayan. And ayan si Bunzayong, hulugan ng motor, si Nini, kapatid ko. Si Chess, kayo naman yung sa Gogo apps. Yung mga naka-earn na apps. Ayan, and dito naman si Ate She, ayan, may chat siya na yung baboy ay kailangan daw, hindi ko alam tawag doon. Ayan, si Bibi, and pasensya na kayo guys, at may mga nagsasalita dito sa katabi ko. So, ayan yung bintana. So, na-stress ako kasi hindi makabideo yung isang cellphone. Kailangan kong i-open tong order. Ito nga pala mga ka-lady lang. Kung nakita nyo siya ay para siyang bilog. Tela po yan na ginupit na gagawin kong basahan. Yan. Pero tinatamad na ako. So, bukas na yata ako magupit-gupit. So, open natin yung bintana. Para makita natin yung labas. Taran! So, maliwanag pa naman. Sa bintana lang siya mukhang madilim. Ayan. Ayun yung mga manok na matagal ko nang pinag-iinita. Naka-stress na mga manok. Dagdag pa pakain, dagdag pa konsumo. Ito yung aming mga tanim na sita. May mga bunga na po yung kalidila. Hindi nyo lamang pumakita. So, ito yung... Pasensya na kayo, ay may gumugulo lang po sa katabi ko. Sabi na huwag bubuksan yung ceiling fan kasi maingay. At ako po yung gumagawa ng ujo. So ayan po yung bulaklak. Ayan, namulaklak na po siya. Napakahirap po ang ginawa ko para makakuha ng ganyang bulaklak. Sa video lamang po ay mapangit siya tingnan pero sa personal maganda siya. So ayun, ayun yung sisiw. Parang gutom na po sila. Kanina pa sila nag-iingay. Ayan, i-close up natin yung sitaw. Ayan, kung mapapansin nyo po, ay yung mga parang nakabitay. Sitaw po yan. Hindi po kasi siya kulay green. Siya ay kulay pula. Ay, hindi pula, violet yata. Parang itim. And yung bilyara namin na parang nabubulok na. Ayan. Wala ba kasing naglalaro? Kaya malumang-luma na po kasi siya. And, ay si Shopee! Ayan, tumingin si Shopee. Ayan po si Shopee. Napakatigas po ng ulo niya. Kaya lagi nakatali. Kasi pag inalis ko sa tali ay naglalayas. So siya po ay Chitsu and Pomeranian. So ito nga pala, bundok na bundok po dito sa amin. Ang daming halaman. Yan. Yung bahay nila mama. Yung hagdan, papunta sa kanila. Ito pala yung halaman na hiningaan ko sa kapit bahay. Dalawa po yan, may isa pa doon. Yan. Hiningan ko po yan. Daladala ko talaga yung galing doon sa kabilang bahay. Papunta dito sa amin. Yan, hapong-hapon na. Madilim na. Parang nasa alas 4 na po. Yan yung bahay nila mama. Yan. And kung mapapansin nyo yung dalawang, yan, dalawang styrofoam, yan po yung ref na nasira. So, kinalas na namin. Para po mapakinabangan. So, kaysa naman naka-stock lang, so, gawin na lang natin ang paraan para mapakinabangan sila. Yan nga po palang mga dahon ay sitaw.
So, hindi po siya damo. Baka naman sabihin nyo, hindi kami naglilinis ng paligid. Ayan pala yung talong. Sana naman bumunga siya kasi yan lang yung nawabuhay na talong na tinanim namin. So, yung basurahan. Shout out sa basurahan. And ito yung halaman na galing pa po sa kabilang barangay doon kila nanay. Dala-dala ko pa po papunta dito sa amin. Pero hindi siya nabubuhay. And yan din po, tinaray ko siyang ilagay sa loob ng bahay. Hindi rin po nabuhay. Parang ayaw po sa kanilang mga halaman. So, pero next time, gagawa ko ng paraan para sumunod siya sa akin. Para mabuhay siya dito sa loob ng bahay. Kasi maganda rin naman kasi may halaman sa loob ng bahay, diba? Parang nakaka-fresh. Bye-bye! Thank you for watching!